Hey, hey, hey! Mga kapatid at mga kaibigan, welcome po sa ating YouTube channel. Ngayon po ang gagawin ko ay magperform po ako ng Speargun barrel. So, meron na po tayong laminated na Speargun barrel. So, ang gagawin ko ay tatabasan ang gilid gamit ang palm router. Ijing na palm router, ang bala niya ay pabilog yung gilid ng ating wood o laminated wood na Speargun barrel. So ating ipoform, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ipoform yan, dahil yung ating ginagamit na Speargun na pang night dive ay ibibigay po natin sa ating kababayan na nanghihingi sa atin. Matagal-tagal na po kasing humihingi siya sa atin ng Speargun, taga Batangas. So shout out sa iyo, Jeremy Garcia. So ang paggamit nga pala ng palm router ay hindi basta-basta, dahil mas maalikabok po at medyo may kaingayan din yung palm router natin. So ayan po ang itsura, o ganyan po ang paggamit ng palm router. Shoutout nga pala sa mga kababayan kong taga Bulhoon, Cebu. Sila po ay nag-subscribe sa akin at nanonood din ng aking mga videos. Shoutout sa mga taga Bulhoon, Cebu. Sa paggamit po ng palm router ay kailangan talagang maingat para hindi tayo masusugatan, dahil super lakas po ang ikot ng palm router. At siyempre magpi-face mask tayo para hindi natin malalanghap ang alikabok na dulot ng ating paggamit ng palm router. So ayan, makikita po ninyo, ginagawa po natin yan, pabilog ang bawat gilid ng ating Speargun barrel para makinis at hindi masusugatan ng ating Speargun rubber. Dahil kapag masusugatan ng ating Speargun barrel, may tendency pong madaling mapuputol. Sayang pera, sayang oras, sayang lahat. So kaya ganyan po ang ating ginagawa para maging slim po ang ating Speargun barrel. Laminated po yan na Speargun barrel na mahogany wood at hardwood ang sa gitna. So ayan, makikita po ninyo, gumamit ako ng planer para po ay mapabanipis natin ang ating Speargun barrel, dahil nakikita ko is super taba pa. Kailangan natin na maging slim, dahil ang bala po niyan ay, ang Speargun shaft po niyan ay 5mm lang po ang Speargun shaft niya. So yan, mas mainam po kasi na slim ang ating Speargun barrel para ang kanyang buoyancy, yung kanyang balancing sa ilalim ng tubig sa ating paghawak ay medyo magaan-gaan lang po at hindi sagabal kung ating igagalaw sa ilalim, lalo na kung malikot yung isda na ating papanain. Pasensya na po sa ating pwesto, dahil ako'y wala na po sa bundok. Ako na po'y nandirito na po sa aming bayan at nangungupahan na lamang. Stay tuned and keep watching. Sa mga kababayan nating nanghihingi ng Speargun, kung kayo po ay may pambibili, bilhin nyo na lang, dahil hindi ko po kayang maibigyan lahat dahil sa aking sitwasyon ngayon. Ako po ay nangupahan ng bahay at tingnan nyo aking pwesto kay liit-liit, dahil po ay nangupahan lang po tayo. Mas maswerte nga po siguro kayo, dahil meron kayong sariling bahay at lupa. Itong lingkod nyo ay
nagtatyaga pa muna ngayon. Naghihintay ng awa ng Diyos. So, mabibigyan ko kayong lahat. Kaya keep on watching kung lulubi ng Diyos. Ang pangarap ninyo at pangarap ko'y matutupad. Ang Speargun barrel natin ay hindi po siya basta-bastang gawin. Dahil po may mga detalyeng dapat nating bantayan sa ating paggawa ng Speargun. Dahil po ang Speargun barrel natin ay pangmatagalan, hindi po siya basta-basta nasisira, nagbibin. Lalo na kung ating paggamit ay iniingatan. Gumamit na po tayo ng grinder na may balang flap disc na number 80 para po ito sa mga parts na hindi natin kayang gamitan ng palm router. Isa sa mga gamit kong napakaingay, grinder at saka cleaner. Ito lang po ay mumurahing gamit kong naipundar sa aking pangingisda sa dagat. Mumurahing gamit mula sa Shopee. Follow din naman kayo sa aking FB account, Dindu Ilim, at saka pages ko ng FB is Kadindu Ilim Channel. Isusukat ko muna ang ating DIY trigger mechanism para po ay makikita natin ang distansya ng ating Speargun handle na ginagawa. Yan. Simple lang po ang ating handle na ginagawa. Ang importante is magagamit natin at makakapanat, makatatama ng isda. Kung alam nyo lang kung gaano kahirap ang magsukat o maglagay ng trigger mechanism ng Speargun. Dahil tayo ay hindi naman engineer. Tayo ay trying hard lamang. Salamat sa Diyos na buhay dahil po sa karunungang pinapahiram niya sa atin para marunong tayong gumawa ng Speargun na ating magagamit sa ating pamumuhay sa karagatan. Mga kapatid at mga kaibigan, kaya nagbo-voiceover lang ako kasi medyo maingay sa aking paligid dahil may kapitbahay kaming nag-karaoke at medyo lasheng na. So ayan, hindi pa siya tapos pero malapit na. At abangan nyo na lang ang iba pang mga detalye na aking ipapakita ukol sa Speargun na ito. Gagamitan pa yan ng papel diliha na pino para hamis kaayo. Keep on watching until my next video. Ayan po ay aking sinusukat na sa butas ang 12mm na Speargun rubber. 12mm po ang gamit natin para hindi madaling masisira ang ating Speargun shop. Dahil po ay pang night dive nga lamang, kaya naman itong titira ng mga malalaking isda. Basta headshot mo lang.
Sa mga hindi pa naka-subscribe, paki-subscribe at paki-pindot po ang notification bell para po ay updated kayo sa mga susunod na pangyayari sa ating channel. At sana may matutunan po kayo sa mga DIY na videong ginagawa ko panghanap buhay na magagamit natin sa araw-araw.